Hindi bibirong giniling. Carrots. Bakit basa yung likod mo? Patatas. I've been feeling so down. Yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down? Yeah. No friends of mine, no friends of mine around. Yeah. Now I'm thinking of why the cottage room blows. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Is that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun comes out? Might just waste the way, don't know what life's about. Another day, I don't know what got me So I need to drink Enfamama once a day para tumaba ako ng onte. Okay naman kasi mahilig ako sa milk. Hindi naman ako nahirapan inumin to. Okay naman yung lasa niya. Parang medyo maano lang, matabang lang ng onte. Hindi siya kasing tamis kapag 3 scoops ng ibang milk na iniinom ko. Pero okay yung pagka-chocolate niya. Masaya naman. Masarap naman. So aside from Enfamama, kailangan ko din daw mag-increase ng rice, tsaka ng bread, para makahabol ako sa timbang ko. So hopefully, by next checkup, mas mabigat na ako ng konti. Weeks na akong bed rest ngayon. Hindi naman ako naboboring kasi wala lang. Ge-enjoy naman ako na. Laging nakahiga. Napagod ako nung naglipa kami. Nag-ayos kami ng PhilHealth, Pag-ibig, tas SSS. Tas parang sobrang dami talaga nung lakad ko. Tas ang init-init nung araw na yun, hindi ko alam kung bakit. Nung pumating pa namin ng PhilHealth, sobrang daming tao. As in, parang tatlo yata kaming buntis noon. Hindi ka pwedeng basta pumasok sa loob kasi syempre kailangan ng crowd control. Yan, liit lang nung area. Kaya sobrang napagod ako noon. Tapos parang after, nagka-tonsillitis din ako. Kailangan kong mag-antibiotics for 1 week. And may onting spotting din ako nung time na yon. So talagang kailangan naka-bed rest lang. Sabi, huwag daw maglalakad. Tapos, pero allowed naman akong maligo. Allowed naman ako to stand pag maliligo na. Pero yung advice, kailangan may bangko. Tapos, if possible sana dapat hindi maano yung tabo pag binubuhat ko nga. So, okay naman. Nag-follow up check-up kami, no? So, 1 week na bed rest. Nag-follow up check-up kami. Kaya lang, nung nag-follow up check-up kami, timely na, nag-wiwi ako before i-Doppler ni Doc. Tapos nakita na may spotting ulit. So, pinag-bedrest ulit ako ng 1 week. Ito,
hindi rin ako nag-conduct ng classes kasi nga, naka-bed rest ako. Ano lang, tamang TikTok ML lang, ganun. Pero minsan, tinatry kong mag-work kasi diba nakaupo naman. Kaya lang siguro mga 1 to 2 lang sa isang araw or pag kaya ko talaga. Kasi minsan, sobrang ano, nanlalamig ako kapag matagal akong nakaupo or nakatayo. So, hindi talaga kaya, ramdam ko. Medyo ano talaga, medyo kailangan talagang naka-flat yung katawan ko. Ayun nga, kanina nabanggit ko na kailangan ko mag-gain weight. Bakit? Kasi hindi ko napansin, hindi pala ako nagigain ng weight. Hindi pala ako lumalaki. 54 ako nung 2 months. 54 pa rin ako ngayon, magsi 6 months na ako. So meaning pumapayat talaga ako ng drastically. Eh, hindi ko naman napansin. Kasi parang feeling ko naman every meal, kumakain naman ako. So ngayon, kailangan talaga maghabol ng weight. Kailangan pag nagpa-follow up, check up, it's umandar na yung weight ko. Tapos tsaka na lang ulit mag-control sa ano, sa diet, ganun. Hindi ko lang nabanggit, syempre sa vlogs ko, pero we had plans to move to Davao sana. Kaya lang, parang the time na I was about to book the ticket, nagpa-check up kami dun nung araw na yun. Tapos we found out na parang ang advice ni Doc is i-postpone muna yung travel. Mag-bed rest nga muna for 1 week. So hindi ko binayaran yung ticket na pinareserve ko. Hindi ko alam if we will still push through with moving to Davao City. Kahit ako, nag-aalinlangan din ako kasi syempre, ta-travel ka ng ilang hours to Manila plus the time you have to spend in the airport, medyo matagal din talaga. So hindi ko rin kaya yung ganun kahabang travel sa ngayon. By the time na makarecover ako, ano, lumalaki na rin yung chan ko. So, yung plans namin na mag-move sa Davao City, baka not anytime soon. Maybe in the future, hopefully. Pero for now, siguro ano muna talaga, kailangan. We have to stay here, tapos parang antabayanan yung progress. Kasi syempre, better safe than sorry naman nga, diba? Okay na ang lahat? Ano mga ginawa mo? Nagulo sa plato. Wow, very good!